sayaw yan derived from the word two syllables of sayaw ng kamatayan. Doon siya nanggaling, no? Ang yaw yan ay binuo ni Grand Master Napoleon Fernandez noong 1972. Nanggaling siya sa iba-ibang klase ng martial arts. Pinagdaanan niya lahat ito. Even sa weapons, arnis, and knife. Masusing pinag-aralan niya ito. At ito ay binuo niya para sa Pilipino. Kaya nga ang pangalan nito ay Sayaw ng Kamatayan. Inilabas ito sa public noong 1972. I think several years. Ang tagal nang nasa plano niya to, no, na buuin. So nung ito'y lumabas sa public noong 1972, meron din siyang mga founding members, no, na kung saan lahat ito talagang magagaling, talagang warriors. Lahat ito naging fighter. Lahat ito naging part ng propagation ng Yawyan. Lahat ito mga lumaban during the time kickboxing pa, no. So doon pinatunayan namin na mas magaling talaga ang technique ng Yawyan. Maraming nagsasabi na hawig daw ito ng isang discipline, no. Ang Yawyan maraming pinanggagalingan. At malalaman mo lang talaga 'yan pagka ikaw ay nag-Yawyan. Ako dumating ako sa Yawyan ng 1978, but I was training Yawyan 1976, 77, parang ganun, 2 years before ako dinala ni Sir Boy, ni Kuya Boy, o we call it Master Boy. So nung dumating na yung time na ako nakitaan niya na ng potensyal na gusto kong lumaban, aba, tinawag yung isang estudyante niya doon na ang pangalan, Kamagong. Si Kamagong, the reason why Kamagong, kasi Master, Grandmaster, which everybody knows, no, about Grandmaster, mahilig yan magbigay ng alias. Depende o patungkol sa karakter mo, kung ano yung karakter mo, yun ang itatawag niya sa'yo. Hindi kanya tatawagin sa pangalan mo. At ang nakakatawa, sabi ni Master, i-spar ka kay Kamagong pagka ikaw ay tumagal ng 3 minuto sa kanya nang hindi ka umayaw, libre ka. So ang nakakatawang nangyari, sa totoo lang, yung Kamagong, siya yung umayaw. Sabi niya, sige, libre ka na. And that's the reason why, in my gym, tumatanggap din ako ng mga libre, no? Nagbibigay ako ng mga scholars sa mga estudyante ko na proven naman that they are deserve to be a scholars. Yung scholars naman, syempre, meron din tayong mga panuntunan dyan, ano, para tanggapin sila. Ang rini-require ko sa kanila, meron silang at least billing ng kuryente na hindi tataas sa 1,000. Meaning, talagang wala silang kakayanan magbayad. Mahalin lang nila ang Yawyan, tumulong sila sa gym, sa paglilinis, at mag-training. Okay naman so far. At actually, sa scholars, doon ka makakakuha ng pwede mong i-develop na fighter. Kasi ito yung mga bata na talagang nasa puso nila yung pag-iinsayo, no? Since nung inilabas si Master talaga itong Yawyan ng 1972, ang dami niyang na-develop na fighter. Dumating ako ng 1978. Nawala ako ng 1984. I went to work abroad. Bumalik ako ng year 2000. Yung panahon na nawala ako from 1984 at year 2000, napakadaming fighters ang na-develop ulit coming from 1978 hanggang 79, 80, 81. Siyempre, ang panahon namin sa Yawyan, iba-iba, no? Yung time frame na to, nakadevelop ng maraming fighter. Time frame na to, nakadevelop ng maraming fighter. Time frame na to, nakadevelop ng maraming fighter. So, just imagine how many instructors. At ito ngayon, sila ngayon ang mga masters ng Yawyan na kung saan na nagtayo ng gym all over the Philippines and even in the US. So, ito mga kasamahan kong masters ngayon na mga lumaban din sa pangalan ng Yawyan at nag-develop ng fighter sa pangalan ng Yawyan. And until now, sa mga laban, no, na even MMA or kickboxing, hindi nawawala ang Yawyan, laging nandyan. Ito ang nakakalungkot. Ang Yawyan ay hindi registered sa Philippine Sports Commission. So, sabi ko nga, pag nagpantayan pa ako, sana mangyari yon, kahit wala na ako. Now, with regards to Yawyan Buhawi,
dito sa akin, purely yaw yan lang. Now, with my regards of my student, lahat sila rito. They are my student. I am their father. Tropa nila ako. Kaibigan nila ako. Kung kailangan kong makipag-asaran sa kanila, makikipag-asaran ako. In a proper timing, in a proper time. Ang gusto kong laging mang nangyayari dito sa gym ko ay good vibes lang, laging nandun. Seryosohan tayo, training. But after training, aba, eh tumawa naman tayo. But during the training, seryoso ako dyan. Kailangan, yung gusto kong mangyari na matutunan ng bawat estudyante, dapat mangyari. Nakakailang buwan ka na, hindi ka pa marunong bumakik, hindi pwede sa akin yan. Ang vibes namin dito is, I welcome everybody. Ang parents ng mga estudyante ko, parang estudyante ko na rin. No, sometimes they even join the training. Yun yung gusto kong mangyari na etong Yawyan Buhawi ay pangalawang bahay ng mga estudyante ko. At matulungan nila ako na ipagpatuloy kung ano yung aking vision and mission sa Yawyan Buhawi. Kasi dati pa nagma-martial arts na talaga ako. Kaso natigil kasi work and school, mga bagay. Tapos naganap ako ng martial arts kasi hinahanap talaga ng katawan ko yung sakit. Since nandito na ako sa Martina, I've been trying to find a gym that's very near sa area ko. So I searched the internet and saw on Facebook na there's Yawyan Buhawi. I didn't even know what Yawyan was. Pero it says Filipino martial arts. So I said, yeah, let's try it. It's cool.